Narito na ang Global Daily Mirror News Alerts. Bumaba sa 4.9% ang positivity rate ng Metro Manila. Ang rekomendasyon ng World Health Organization ay 5%. Ayon sa Okta Research, ito ang kauna-unahang pagkakataon na mas mababa pa sa 5% simula noong December 26 bago ang Omicron surge sa bansa. Nananatili naman sa low risk ang classification ng NCR na may average daily attack rate na 2.85 lamang. Nakapagtala ng 1,019 na karagdagang kaso ng COVID-19 ng Department of Health ngayong Martes, February 22. Samantala, meron namang naitalang 2,988 na gumaling at 13 na pumanaw. Sa kabuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 1.6% ang aktibong kaso, 96.9% na ang gumaling at 1.53% ang namatay. Danghanda naman ang National Capital Region sa posibleng pagbaba nito sa Alert Level 1. Yan ay tiniyak ng MMD Officer in Charge and General Manager Romando Artes. Nakatakda din magpulong ang Metro Manila Council ngayong Martes ng gabi para pag-usapan ang pagbaba sa Alert Level 1 ng Metro Manila sa March 1. Ang Metro Manila Council ay binubuo ng 17 mayors sa NCR. Muling nanawagan si Senator Bongo, Chair ng Senate Committee on Health, sa pamahalaan na tiyakin ang inclusive, sustainable and resilient path para sa pagbangon ng Pilipinas mula sa epekto ng pandemya. Binigyan diin ng senador na mahalagang ipagpatuloy ang mga isinasagawang hakbang ng pamahalaan para patuloy na mapangalagaan ang buhay at kalusugan ng mga Pilipino. Muli ring umapela ang senador ng mga Pilipino na patuloy na maging disiplinado, sumunod sa health protocols at huwag maging kumpiyansa kahit sa bumababa na ang mga kaso ng COVID-19. Presidential aspirant Senator Panfilo Lacson sinabing dapat magpaliwanag si PNP Chief Leonardo Carlos kung personal o official function ang lakad dito sa Balisin, kung saan dapat ito'y susunduin ng nag-crash na PNP helicopter na nagresulta sa pagkasawi ng isang pulis at dalawang sugatan. Puntahan naman natin si Leslie Ordinario para sa balitang showbiz at trending. Taehyung ng BTS naka-recover na sa COVID-19. Inanunsyo ng Big Hit Music ngayong araw Martes na fully recovered na ang miyembro ng South Korean boy band BTS na si Taehyung, o kilala rin bilang V. Nakabalik na rin sa kanyang pang-araw-araw na aktibidad si V ayon sa agency. Nagpasalamat ang Big Hit sa mga fans na nagpakita ng concerns kay Taehyung. Samantala, binibining Pilipinas, nagsimula na sa paghahanap ng susunod na mga beauty queens. Opisyal nang sinimula ng binibining Pilipinas ang paghahanap ng mga bagong queens na sasali sa prestihiyosong pageant ngayong 2022. Ang mga interesado ay maaaring magpadala ng kanilang application forms sa bpci@arenetagroup.com o sa BPCI Secretariat sa Southgate Entrance ng Smart Araneta Coliseum hanggang 8 ng Abril. Noong nakaraang taon, dalawa sa binibining Pilipinas queens ang nagkamit ng international titles kasama si Maureen Montaigne na nanalo bilang Miss Globe 2021 at Cindy Obenita na naiuwi ang titulo bilang Miss Intercontinental 2021. Para sa iba pang impormasyon, maaari ninyong bisitahin ang www.binibiningpilipinas.com. At yan ang pinakahuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alerts. I-follow at mag-subscribe sa Global Daily Mirror Facebook, YouTube at Instagram. At bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang araw!